Hello mga kabagsig, magandang araw naman po sa ating lahat sa masulok ng mundo. Tututunan po tayo para mag-upload na naman ang bagong chainsail ng ating sasakyan. Ito po ay ang Kia Sorento 2014 model. So yan lang mga kabagsig, kung kayo po ay napasilip, napadaan sa aking channel, ay huwag niyo na pong kaligtaan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated po tayo sa ating mga susunod na video about dito sa mga sasakyan na ating chainsail. Maraming salamat po. Bye-bye! Hello mga kabagsik! Welcome to my channel! We gotta take a night train to the default city to rock off this fucking ancient walls. We gotta take a night train. Oh, it's good turn now. Kia Sorento. Trato para pag... So yan mga kabagsik, yan po ang oil filter kung nakikita nyo. At ito naman po yung cap ng itong langis sa sarinan. So yan, start na po natin na tanggalin. Pinulog po natin muna ang ating cap ng filter. Yan, tanggal na po natin ang cap ng filter. Yan, susunod po natin ay yun naman po oil filter niya ang ating tatanggalin. Yan. So yan po ang filter niya, kung nakikita niyo po, yan. Tatanggalin po natin yan para malinis natin yung loob. Yan. So yan mga kabagsig, na-remove na natin ang oil filter. Ito po yung ating oil filter na kung tawagin ay Warag sa Arabic, multiple trivia. Filter na filter element sa Arabic po ay Warag. Yan, magtipong kaalaman. So kailangan po naman natin linis. Yan, ito po yung ating oil filter na ipapalit ng bago nating oil filter. So yan po, yan po ang kanyang number ng oil filter natin na Warag element po. Dito na ang filter. So yan mga kabagsik, at ito naman pong linisin ang loob ng ating paglalagay ng filter natin. Para maalis naman po natin yung mga carbon at saka yung mga lines na medyo nagtigas na. Ayan. Para hindi po humalo ulit sa mga bagong lines na ito yung lalagay. At ito naman po yung ating cup filter. At ito po natin yung lalagay yung ating oil filter na element or Warag. Ayan. Ito po yun. Ito po yung sa Arabic ay Warag. Tinisin po natin ang ito. Tinisin po yung langis-langis na duma na gamit sa ating cup. At bago po natin po yan, tanggalin po natin ang dati niya pong gasket. Papalitan po natin yan ng bago. At yan po ang number one na huwag niyo kakalimutan na palitan. Kasi pag hindi po natin nabalitan yan, yan po ang magiging sanhin ng pagtagas ng ating oil filter. So ito po yung ating gasket sa oil filter. Lalagay na po natin. Kailangan po lagi nakahanda yan, nakaready, para hindi natin malimutan. Yan. So yun guys, nakapix na. At natin naman po i-install na ang ating oil filter. Ayan guys, manood lang po kayo para magkaroon po tayo ng konting idea at konting kaalaman sa video na to. Ayan. Ako po hindi professional, pero ito po ay about sa aking experience dito sa pagtatrabaho dito sa aming company. Sa almost 4 years
above. Na po ako dito sa mobile. Ayan. Tignan natin, tamang hapit lang po mga kabagsik para iwas sa pag-crack, kasi plastic lang po yung ating cup filter. So pag nasubrahan, baka po mag-crack yung ating cup. So babayad po tayo nyan. So kailangan ay nasa tamang hapit lang, tamang hapit lang. Yan guys. Done. Hindi tayo. Just click and subscribe the button. Ganito lang yan guys. Tingnan mo yan. Shot. Edit ko naman yan. Dabas ko naman yan para mas maganda. Basta mobile. Pa-change oil ka na. Right oil, right here. Right oil, right here. Keep engines performing like new. Charot. Charot. So yan mga kabagsik, i-start na po tayo. Nasalinan natin ang langis ang ating sasakyan na i-chinese oil para sa bagong performance ng ating makina. Yan. Ito po ay every 10,000. So kailangan po. How many kilometers are you running? How many hours you running? 300. 300? Yes. Ready, sir. Ay, ang po. Atara. Kailan po ito galing? Kailan po? Saan pa galing? Alcobar. Alcobar? Oo. Pwede na yun. Galit siya pag ito daw nilagyan ng crossing bulldog. Masunod daw siya ng polis. Nilagyan lang? Pwede na pang crossing bulldog lang daw. Ito ang ganito. Ha? 13,000 pala ito. Sorento 6 cylinder. Limit ka natin ah. Okay. Sakto pa nga lang. Kia Sorento 6-cylinder V-type engine. Ito po ngayon ang aming chilinsoy mga kabagsik.
So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kung kayo po yung napadaan ko sa aking channel. Huwag kalimutan pindutin ang bell para maging updated po tayo sa mga susunod pa natin mga video. Ayo, mga kabagsik, ayan. Dito naman po tayo sa dashboard para ating i-check ang pagre-reset ng ating kilometer na nagamit na. So, kailangan po natin i-0-0 para kahit wala po tayong sticker na sa next visit ng ating kilometer, eh, dyan po natin makikita ang ating tinakbo kung gaano kalaki. Yan. So, yun guys, manood lang po tayo para po yung mga sasakay na madali naman pong i-reset ang mga kilometer. Mga basic din lang po. Maghintay-hintay lang po tayo sa ating mga susunod na video. May tutorial po tayo na kung paano talaga i-reset ang kilometer ng ating sasakyan.